So, what's up mga sir? Welcome back to my channel. Ngayon, may nakita akong video galing sa biyahe ni Edward. Yung tungkol sa ano, sa pagkain, kung masarap daw. So, tingnan niyo muna yung video niya. So, shoutout muna kay ano, sa kay Lodi, biyahe ni Edward, sir. Pasensya na, hiramin ko lang yung video mo tapos sasabihin ko lang yung comment ko tungkol sa pagkain din namin. So, 'yun, tingnan natin yung video niya. So, ayan. Ayan. So, i-play natin. Masarap ba ang mga lutong pagkain sa barko? Yes, yes. Ha? 100% sa kanya mga pagkain. 99.9. Parang safeguard ah. May tira ka pa ng ano ah. Oh my God, sa akin. Well, nasa kadalawang company na ako. And it depends sa mayor. Sa tip steward, sa mga best man na nagpe-prepare ng food. But actually, masasarap naman yung pagkain nila. Marami lang talagang reklamador. Or, how can I say this? Siguro, yung feeling nasa hotel sila or dapat ma-meet yung standard nila ng mga pagkain. And I don't know kung pinanganak sila mayaman and everything. Oh my God, napaka-chika ako mga biyahe. It's a confirm na masarap para sa akin. So, kahit anong food naman na ihain dyan, basta may mapagkain. Masaya na ako. So, confirm, masarap ang mga luto ng mga barko. Masarap ang luto sa barko. Next, number 9. May libreng internet ba sa barko? So, ayun. Yun ang sabi niya, di ba? Masarap daw yung mga luto sa barko. So, para sa akin, kasi siguro si Lodi Edward ay, yung kampanya siguro ay malaki. Hindi ko alam kung ano ang kampanya niya. Pero nakikita ko kasi yung mga kasama niya kasi puro puti. So pag nakatikim kayo ng full crew Pilipino at saka yun na, pero hindi lahat ng kasama kong kapitan na Pilipino ay magnanakaw ah. So yun. So yung basehan kasi doon. Pag sinabi ni Lodi na tao doon na masarap daw yung pagkain sa barko, depende sa kapitan 'yon. Depende sa kapitan at saka depende sa mayor. So ako, kadete pala ako, nakaranas na ako ng lugaw. So nakakain ako ng lugaw, totoo yun. Napaka masakit isipin, pero parte ng ano yun eh, parte ng pagbabarko. Pero yung sinasabi niya na masarap, siguro sa kanila. Pero sa ibang mga barko ay hindi. Lalong-lalo na pag Pilipino yung ano, yung kapitan. At saka, yun ang sinasabi ko na kumbaga matindi yung pangangailangan, hindi masarap yung pagkain sa barko. Totoo yun. 100% o 99.9% yung sinasabi niya. 99.9% ay hindi masarap yung ano, yung luto sa barko. So, nakakaranas kami ng wala kang makain sa kusina. Kumbaga ano, kulang supply, kumbaga kulang yung provision. Kumbaga yung mga budget na pangdalawang buwan, minsan nag-iisang buwan tapos makakatikim ka ng agahan mo na yung spam. 'Di ba spam ganyan? So manipis na, hinati pa. Totoo 'yon. So siguro si Lodi Edward ay hindi pa nakaranas ng mga ganyang sitwasyon kasi nga nakita, hindi ko alam kung malaki yung kumpanya niya, hindi ko na search ko na nung kumpanya niya. So siguro hindi niya pa naranasan yung ganyang sistema tapos masasabi niya lang na ano, na masarap yung pagkain sa barko. Pero hindi lahat ng nasa barko ay maswerte na masarap yung pagkain. So sa kanya masarap, kumbaga maswerte siguro dahil maganda yung kumpanya niya. Maganda yung kumpanya niya, tapos masarap yung luto. At saka yung kapitan nila, hindi kasi, ano, hindi Pilipino. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng Pilipinong kapitan ay, ano, ay magnanakaw. So, meron din akong ilan-ilan na nakakasamang kapitan na matitino din. Pero, siguro sa mga mag-score ako 1 to 10 ay siguro mga nakasama kong kapitan na magnanakaw ay mga nasa 8. Tapos yung mga nakakasama kong mababait, so na mga nasa 3 lang. So ganun yung ano ko, yung comment ko lang sa sinasabi ni Lodi Edward na masarap daw yung pagkain sa barko. So ayun, so shoutout muna ulit kay ano,
kay Lodi Edwager, pasensya na nag ano ako sa ano mo sa post mo. So para ano rin yung parang komento ko rin na hindi lahat ng ano ng nagbabarko maswerte. Hindi lahat ng barko na hindi lahat ng barko na hindi lahat na ng barko ay masasarap yung pagkain. Yung iba ho ay nagtitiis din katulad nung yun nung naranasan ko. So yun, kung gusto niyo sigurong ano masarap yung pagkain, so pupunta ako sa ibang ano, ibang lahi. So katulad ng kay Lodi na ano na company, so may ano sila mix crew. Tapos kasi may kaibigan din akong ano din nasa tanker din. So wiper siya doon. Ano siya, ganun din, masarap din yung pagkain. Hindi ko, pero hindi ko lang sabihin yung kung anong company. Pero pag nasa hapon ka, kasi yung budget talaga ng hapon is $750 lang. So, nagtanong ako sa kaibigan ko na ano, na sumasampa sa mga Goryeo, mga ibang lahi is yung budget daw ng isang crew is $12, $12.50, hindi ko alam. Kung sigurado yun kung 12 o tingnan mo sobrang layo, so sa kanila doon libre tubig, so sa pag nasa hapon ka ay lahat may bayad din tubig. Minsan uminom lang kami doon sa ano diyan sa fresh water, sa drinking water. So yun, thank you sa panonood. So don't forget like, share and comment na lang kayo para at saka ano pa. So don't forget subscribe, like and comment sa YouTube channel ko at saka yon. Shout out ulit kay ano kay Lodi behind Edward sa salamat sa video na ginawa mo. So yon. Mabuhay.